Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta ang mga kapon? Mabuti ka ba? Okay, mabuti kung ganon. Sino ang magbobolontaryo para pangunahan ang ating panalangin? Sige, simulan ang panalangin, Ginoong Tampak. Okay, maraming salamat sa puntong ito. Magkakaroon muna tayo ng attendance. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan, paki-on ng inyong microphone at pakibahagi kung ano ang inyong paboritong pagkain. So instead of mingon mong present, inyong i-share o kung sa inyong favorite food. Okay, nakuha ba? Rayanne Buntag. Okay. Roxy Buntag. Angel Castellon. Joynette Syra Castellon. Jundikel Castellon. Anya Ponce. Ron Kenneth Tampag. Charisse Jane Ukso. Wow, okay. Walang lumiban. So pagsisimula ng araling sa pagsisimula ng ating aralin, magkakaroon tayo ng isang gawain. Ang gawain na to ay para tayo magkakaroon ng ideya kung ano ang ating tatalakayin. At ang tawag sa larong ito ay Search the Word Puzzle. Meron ba kayong idea kung ano ang Search the Word Puzzle? So sa larong ito, huhulaan. Mabuti kung ganoon upang mas madali ang ating gawain. So sa gawain ito, huhulaan nyo lang ang mga salita o maghahanap lang kayo ng mga salita na maaari nating maiugnay sa ating diskusyon. Handa na ba ang lahat? Okay. Sige, sino ba ang magbobolontaryo? Unang magbobolontaryo. Okay, Charisse. Tama. Sige. How about Rayanne? Tama. Ang galing naman. Sino pa? Okay, Anya. Tama. Merong mamamayan. Meron pang isang salita na maaari natin maiunay? Sige, Roxy Buntag. Tama. So, ang apat na mahahalagang salita na maaari nating maiugnay sa ating diskusyon ay ang batas, mamamayan, kabutihan, at proteksyon. Okay, sa mga salitang nabuo, ano bang mahihinuna ninyo? Base sa mga salitang inyong nabuo, ano ba ang mahihinuhan ninyo?
Sige, Charisse. Tama. Maaari natin itong maiugnay sa kapayapaan sa ating komunidad. Meron pa bang nais magbahagi ng kanilang ideya? Sige, Roxy. Batas para sa kabutihan. Wow, tama. Sige, Rayan, meron ka pa bang ideya? Ah, okay. So, base sa mga salitang nabo, ano kaya sa tingin ninyo ang ating tatalakayin? Meron bang nais manghula kung ano ang ating tatalakayin sa gabing ito? Yes, Charisse. Tungkol sa kabutihan. Tama. Ang ating tatalakayin sa gabing ito ay batas ng kabutihan, protektahan ang mamamayan. At ang ating layunin sa gabing ito ay maari mo bang basahin Ginoong Lope at Tampak? Ah, sige, Angel na lang kasi baka mahina ang koneksyon ni Ginoong Tampak. Okay, maraming salamat, Binibining Castellon. Ano ba sa tingin ninyo ang batas ng kabutihan? Meron ba kayong idea kung ano ang batas ng kabutihan? Ginoong Tampa? How about Binibining Buntag, Rayan? Meron ka bang idea kung ano ang batas ng kabutihan? Okay, tila mahina ang koneksyon ng lahat. So, ang batas ng kabutihan ay nakabatay sa likas na batas moral. So, inaasahan ko na alam nyo na kung ano ang likas na batas moral sapagkat ito ay tinalakay na noong nakaraang talakayan. Ang batas ng kabutihan ay umiiral sa isang prinsipyo. At ang prinsipyong ito ay, kung sa Ingles, ito ay prime non nocere. Nang ibig sabihin ay first do no harm. So ang prinsipyong ito ay halimbawa isang manggagamot na may layunin na hindi makapagpadulot ng higit pang sakit. So 'di ba pag meron tayong karamdaman, pupunta tayo sa doktor. At ang layunin ng isang doktor ay makapaggamot at iiwasan nilang makapagpadulot pa ng higit pang sakit kesa sa iyong nararamdaman. Ano naman ang kinalaman nito sa kabutihan? So may relate sa doctor about kabutihan? Yes, Binibining Castellon. Okay, nais nilang tumulong. Ang layunin nila ay makamit ang kabutihan sapagkat nais nilang makapagamot ng isang
may sakit. Ayon nga kay Santo Tomas de Aquino, lahat ng tao ay may kakayahang mag-isip. Sang-ayon ba kayo dito? Okay. At lahat ng tao ay may kakayahang mag-unawa ng kabutihan. So, ang linyang ito ay ayon kay Santo Tomas de Aquinas. At ayon naman kay Max Keller, ang pag-alam sa kabutihan ay hindi lamang gumagalaw sa larangan ng pag-iisip, kundi sa larangan ng pakiramdam. So, lahat tayo ay may karoong kakayahang mag-unawa at alam natin kung ano ang mabuti sa masama, hindi ba? Oo, yes, Therese, meron ka bang nais ibahagi? Okay, so halimbawa ng isang kabutihan. Bilang isang estudyante, 'di ba? Nais mong makatulong bilang isang estudyante, nais mong pagbutihin ang iyong pag-aaral para makatulong sa iyong pamilya. So, yun ang halimbawa ng kabutihan. At alam ko, dahil sabi nga ni Santo Tomas de Aquino, lahat tayo ay may kakayahang mag-unawa kung ano ang kabutihan. At dinagdagan pa ni Max Keller na hindi lang ito sa pag-iisip, kundi sa larangan din ng pakiramdam. So, base sa sinabi ni Santo Tomas de Aquino at ni Max Keller, paano naman natin malalaman kung ano ang mabuti at kung ano ang masama? Meron bang nais magsagot sa katanungang ito? Paano naman natin malalaman kung ano ang mabuti at kung ano ang masama? Oo, batay sa pakiramdam. Pero meron pang isang basihan. Then hindi lang naman sa larangan ng pakiramdam, di ba? Ano 'yon? Sa kanyang gawa, maaari. Dahil dito natin makikita kung mabuti ba ang kanyang naging desisyon sa kanyang gawa. So, lahat ng sagot ninyo ay tama. Ang mabuti ay laging may pakay at layon, di ba? Pakay at layon. At ang basihan natin dito ay ang isip at puso. Sabi nga ni, balikan natin ang sinabi ni Santo Tomas de Aquino sa, meron tayong kakayahang mag-unawa. So, isip. At dinagdagan pa ni Max Keller na hindi lang sa pag-iisip, kundi sa pakiramdam. So, kapag meron tayong gagawin, ang magiging basihan natin ay ang isip at puso. Tama ba? Okay. So, laging tandaan na ang isip at ang puso ang gabay na laging kumikilos tungo sa pagbuo ng pagpapaunlad ng sarili at ng mga ugnayan. So, sa puntong ito, meron akong iba't ibang mga sitwasyon. At nais kong ibahagi ninyo kung ano ang gagawin ninyo kapag kayo ang nasa sitwasyon na ito. So, sa ibabaw, meron tayong mga prinsipyo kung saan natin ibabase ang ating magiging desisyon. So, sa unang sitwasyon, ang prinsipyo dito ay ang tama ay iba sa mabuti. Sino bang nais magbahagi sa unang sitwasyon? Okay, sige, Ginoong Tampak. Okay, maraming salamat. So, ang prinsipyo natin babasihan ay ang tama
ay iba sa mabuti. Tama nga naman, di ba? Meron tayong responsibilidad na papakainin ang ating pamilya. Ngunit, palaging ilagay sa isipan na ang pagnanakaw ay kailanmay hindi tamang paraan upang pakainin ang ating pamilya. At merong iba na ginagawa nilang dahilan na minsan ang ginagawa nilang dahilan ang kahirapan. Ngunit laging isaisip na kahit saang dulo or saang punto or aspeto natin ito titignan, mali pa rin ang magnanakaw. So, merong maraming paraan upang maisagawa natin ang responsibilidad na ito at isaisip natin at isiguro natin na gagawin natin ito mula sa mabuting paraan. Sa susunod naman na sitwasyon, maari ba, na, sino ba ang nais magbahagi? Pakibasa at ibahagi ang iyong nais gawin kapag kayo ang nasa sitwasyon na ito. Sige, Angel. Mali kasi ng dadaya. Tama ba? Okay. So, mali ang mangdadaya. So, minsan, kapag naiipit na tayo sa sitwasyon, meron tayong mga pandadaya na ginagawa. Nakaranas na ba kayo ng ganito? Wow! Ang bait naman ng mga estudyante ko. Mabuti kung ganun. At palagi nating isaisip na ang kaisa-isang batas ay magiging makatao. Ano bang ibig sabihin ng makatao? Ito ang kabutihang panlahat. Hindi lang ang sarili mo ang inyong iniisip, kundi ang kapakanan na rin ng ibang tao. Sa sitwasyon na ito, mababase ito sa prinsipyong pagiging makatao sapagkat ninanais mo na ikaw ay manalo. Ngunit ang gagawin mo ay dadayain ang edad ng inyong kasama. Sa sitwasyong ito, maaari kayong manalo o maaari nyong malinlang ang ibang tao, ngunit hindi nyo ito nagawa sa mabuting paraan. At saan ba natin matitignan ang aspekto ng pagiging makatao? Naaapakan na natin ang kapakanan ng ibang tao sapagkat nagiging mabuti sila, nagiging honest sila sa kanilang edad. Tapos i-chitra sila in a negative way. So, always consider na huwag nating palaging isipin ang ating sariling nais o ang ating sariling kapakanan dahil minsan hindi lang naman tayo ang merong rights, 'di ba? Hindi lang ikaw ang maaaring hindi lang ikaw ang mayroong mga responsibilidad or mayroong kalayaan na pumili or gumawa ng mga bagay. Kaya palagi sa isip na kung paano kong gagawin ko to, naaapakan ko na ba ang responsibilidad o kapakanan ng ibang tao? So, ganun. At sa sitwasyong tatlo, sino ang maaaring magbasa at magbahagi ng kanilang gagawin kapag sila na nasa sitwasyon nito? Yes? Sige, Rayanne. Basahin muna ang sitwasyon. Ano ang sagot mo? Tama.
sa palagay mo ay tama. Meron atang idadagdag si Binibining Castellon? Maraming salamat. Ating liliwanagin ha. Mercy killing ay yung pagpatay ng mga taong may sakit. Yun bang tila wala na silang chance ang mabuhay ng matagal. Sa sitwasyong ito, meron tayong dalawang sagot. Ang isa nagsasabing tama, ang isa naman nagsasabing mali. Consider natin ang prinsipyo. Lahat ng batas para sa tao. So, si John, kung maalala nyo, ito ay yung sikat na vlogger. Diba? Alam ko namang lahat tayo nakasubaybay sa kanyang sitwasyon. Ang sitwasyong ito, makinig Mystery and Buntag. Ang sitwasyon, at makinig kayo lahat, ang sitwasyong ito ay mali. Sapagkat, meron ding rights si Jam. Kahit nakahilata na siya sa hospital bed, meron pa rin siyang buhay at ni sino mang tao ay walang kakayahan para magdesisyon, lalo na't ito ay patungkol sa buhay ng tao. Tanging ang Diyos lamang ang magdedesisyon kung kailan tayo kukunin. So ang mercy killing, hindi lang dahil ito ay pinagbabawal sa Pilipinas, talagang hindi ito mabuti sapagkat naaapakan na nito ang rights ni Jam. So although it's a mercy killing, still it's a killing. So hindi ito tama at kahit makina na lang ang pumipitik sa puso ni Jam, still, ang family members or ang doctors, they shouldn't kill. And balikan natin, ang una, ang pinakalayunin ng isang doktor, prime no nocere, first, do no harm. At palagi natin ikukonsidera na ang batas ng likas moral hindi man nakasulat o hindi man na-publish sa kung anong law pa yan or article, hindi man siya ito ay mga panukala laman na malalaman natin habang tayo ay lumalaki. Dahil meron tayong natural na kakayahang mag-unawa kung ano ang kabutihan. At palagi natin isaisip na ang kabutihan ay hindi nagnanais ng masama sa iyo at sa kabutihang panlahat. Kaya ang sitwasyong ito ay mali. Meron ding ibang magsasabi na it's okay, mag-mercy killing, pero kung ato siyang in some places, it is socially accepted, both pasabot, gi-accept na siya sa ilang komunidad. However, it will never be morally accepted. So, hindi ito kailanman magiging mabuti. Sapagkat, ang pagpatay ay isang malaking kasalanan. Okay, pupunta naman tayo sa pang-apat na sitwasyon. Nais mo bang sumubok uli, Ms. Rayanne Buntag? Ano naman? Meron naman tayong dalawang sagot. Merong nagsasabing mali, habang meron namang isang nagsasabing tama. Oh yes, Miss Angel, mayroon ka bang nais idagdag? Tama. Tila meron tayong dalawang yes, Roxy, meron ka bang idadagdag?
Okay. So, yes, Binibining Castellon. Mali dahil okay, so sitwasyong ito, mabuti ang tumambay kasama ang barkada. Barkada. Tumambay. No, kung ating isa-isa. Yeah, ang sitwasyon. Okay, sige, sige. Calm down, settle down, settle down. So, sa sitwasyong ito, mabuti ang tumambay kasama. Yes, Anya, meron ka bang nais idagdag? Okay, sa sitwasyong ito, mabuti ang tumambay kasama ang barkada. Bawat isa sa atin ay mayroong responsibilidad, lalo na kayo dahil meron tayo, naniniwala ko na lahat kayo ay nag-aaral pa, di ba, sa secondary level. At ang pagtatambay ay nakakaubos ng oras. Tama? Na isaisip na meron tayong responsibilidad sa bahay, meron tayong responsibilidad sa pag-aaral, at meron din tayong responsibilidad sa komunidad. Kapag kayo ay tumambay, minsan naiimpluwensyahan na kayo ng inyong mga kaibigan sa mga masasamang bagay. Kaya ang sagot dito ay mali. Sapagkat ang pagtambay laging isaisip na wala itong maidudulot na mabuti sa inyo. Ang pagkakaroon ng koneksyon sa mga kaibigan ay mabuti sa mabuting paraan. Katulad ng pakikipag-interaksyon sa kanila, hindi sa pamamaraang tumambay. Lalo na, 'di ba, kapag nagtatambay, naglalaro ng iba't ibang online games. Ang mga bagay na ito ay nakakasama sa inyo dahil minsan nakakalimutan nyo na ang inyong responsibilidad sa bahay. Ano ba ang mga responsibilidad sa bahay? Tumulong sa mga magulang. Bantay tindahan, magabang limpyo, manglaba. I hope inyo ning gibuhat sa inyo ha. So ito ang mga responsibilidad natin sa bahay. Okay. How about, paano naman sa ano? Responsibilidad sa paaralan. Ano ba ang mga responsibilidad na ito? Makinig sa guro. Mag-aral ng mabuti. Makiisa sa mga gawain sa paaralan. Yun ay yung mga bagay na, dapat ninyong gawin. So, kapag palagi kayong tumatambay, lalo na pag ginugugol nyo lang ang inyong oras sa paglaro o sa mga bagay na hindi naman nakakatulong, ito ay masama. So, laging isaisip ha na ang batas ng kabutihan ay pumoprotekta sa mamamayan. At kapag tayo ay nalulong sa mga bagay na nakaka-addict, it is no longer a kabutihan dahil nagiging masama na ito. Kaya, ibahin ninyo ang kahulugan ng tumambay at nakikipag-interaksyon sa mga kaibigan. Kailangan natin makipag-interaksyon, yun ay ang pagkikipagkapwa sa ibang tao. Kailangan nating makipag-usap o 'di ba magkaroon ng bonding. Ngunit huwag na huwag ninyong gawin ang pagtambay lalo na ginagawa nyo na ito ng madalas sapagkat sure ako na maiimpluwensyahan kayo sa mga bagay na minsan nakaka-addict o di kaya ay nakakasama sa inyo. Nakuha? Okay.
Mabuti. Sa huling sitwasyon naman. Ipagpalagay mo na ikaw ay isang doktor. Alam mo na mababa ang tsansa ng pasyente na ito'y mabubuhay. So ano ba sa tingin ninyo ang ano ba ang gagawin ninyo kapag kayo ang nasa sitwasyon na ito? Kunwari kayo ay mga doktor at alam ninyo na maliit na lang ang tsansa upang mabuhay ang pasyenteng ito. Ano ba inyong gagawin? Yes, Binibining Castellon, Angel. Sige, sino ba? Si Miss Charisse Jane Oxo, meron ka bang na idea? Okay, gagawin ang lahat upang mabuhay ang pasyente. So, sa sitwasyong ito, yes, Binibining Rian, meron ka pa bang idadagdag? Okay, so balikan natin ang sagot ni Binibining Okso. So sabi niya, gagawin niya ang lahat. So balikan natin yung prinsipyo, di ba? Prime non nocere na first do no harm. So bilang isang doktor, gagawin mo ang lahat upang mabuhay ang isang pasyente. Ngunit kapag ang oras niya ay oras niya na talaga, hindi na natin ito mapipigilan. Kaya mas mabuti na ipaintindi sa pamilya kung ano ang totoong sitwasyon. Huwag nating bigyan ng mga false idea or di ba false hope. Yes, Miss Binibining Castillo. Sige. Chansa. Tama. At bilang isang doktor, aking uulitin, ang kanilang layunin ay makapaggamot at hindi makapagdulot ng higit pa ang sakit. Okay, tila nakuha nyo naman ang ating diskusyon sa araw na ito. Upang mas malinang ang inyong kalaman, meron naman tayong gagawin na isang gawain. Ibibigay ko lang ang instruction ngayon at isusumitin ninyo ang gawain gamit ang ating Google Classroom. So, maaari mo bang basahin ang panuto Binibining Castellon, Syra? Okay, so meron akong format dito. Ang gagawin nyo lang ay mag-iisip kayo ng isang panukala na, na makakabuti sa mga kabataan. Halimbawa, pagkakaroon ng isang batas na promoprotekta sa lahat ng mga kabataan, lalong-lalo na ang mga kabataan na kasali sa LGBTQ. Parang ganon. At sa iba ba naman, ilalagay ninyo ang mga paliwanag ukol sa batas at kung bakit mahalaga itong pagtibayin. So, limbawa, bakit mahalagang pagtibayin ang
pagkakaroon ay pagproprotekta sa mga kabataan na kasali sa LGBTQ+ sapagkat hindi naman nakakasama kung meron tayong mga bakla, mga tomboy, at meron din silang kanilang kanang rights, 'di ba? So dapat na mga dapat nilang gampanan sa ating lilipunan at maaari din silang makatulong sa iba't ibang paraan. So, isusumitin ninyo ito gamit ang ating Google Classroom. Okay, sa paglalahat, dahil alam ko naman na nakikinig ang lahat sa ating talakayan, sa pagbubuod ng ating paksa, na paksang tinalakay, ano ba ang iyong natutunan? Ano ba ang natutunan ninyo sa paksang ating tinalakay? Ngayon lang. Nais mo bang magbahagi, Binibining Castellon? Ikaw, meron ka bang natutunan? Ano ba ang natutunan sa ano ba ang natutunan mo sa gabing ito? Tila mahina ang koneksyon ni Binibining Castellon. Dumapo naman tayo sa isa pang Castellon. Ah, okay. Okay, so ang kabutihan ay hindi lamang sa sariling kapakanan, kundi pati na rin sa lahat ng tao. Sino pa ang nais magbahagi sa kanilang natutunan sa gabing ito? Binibining Ray Ann Buntag, meron ka bang natutunan sa gabing ito? Nag-iisa pa, okay. Sino ba ang nais magbahagi? Yes, Mr. Aginoong Tampak. Tama. Meron tayong responsibilidad na gumawa ng kabutihan, hindi lang sa sariling kapakanan, kundi sa iba na rin. Sa inyong katwiran, bakit mahalagang makamit ang kabutihang panlahat? Dahil sinabi nyo naman na natutunan ninyo na hindi lang sa sariling kabutihan, kundi kabutihang panlahat na rin. So bakit ba mahalaga ang kabutihang panlahat? Sige, Binibining Castellon. Syra. Okay, peace. Tama. Mahalaga ang kabutihang panlahat sapagkat lahat ng tao ay mayroong responsibilidad at meron din silang kailangan nilang gampanin at meron din silang mga kakayahan, meron silang sariling rights. So hindi lang ikaw ang merong kalayaan, pati na rin ang ibang tao. Kaya kung gagawa tayo ng desisyon, isaisip na hindi ka lang nag-iisa sa mundo. Isaisip na kailangan mo ring isipin ang kabutihang panlahat upang hindi tayo magkakagulo at walang magpapaibabaw. So, yun. Panghuling tanong, para sa inyo, ano ang kalagahan ng batas na nakabatay sa likas na batas moral? So, ating tatandaan na ang mga likas na batas moral ay yung mga batas na natutunan natin habang tayo ay lumalaki at ito ay patungkol sa kabutihan. So, bakit nga ba ito? Ano ba ang kahalagahan ng mga batas na nakabatay sa likas na batas moral? Bakit ba mahalaga o ano ba ang kahalagahan ng mga batas na nakabatay sa kabutihan? Oo. At
isaisip na ang pagiging makatao ay ang isa sa mga prinsipyo para sa paggamit ng kabutihang panlahat. So mahalaga na ang mga batas na nakabatay sa likas na batas moral upang hindi natin maapakan ang mga rights ng ibang tao at hindi din natin maapakan ang mga damdamin ng ibang tao. So sa puntong ito, nais kong maghanda kayo ng isang sangkapat na papel para sa ating pagtataya. Yes? Just any paper or scratch, or you can use your messenger. Dito rin ninyo i-type inyong answer. We'll check right after. Sige, number one. Handa na bang lahat? Sige, let's start. Okay, handa na ba? Binibining Rayan. Okay, number one. Makinig ng mabuti ha, babasahin ko lang ang mga tanong sa dalawang beses. Unang tanong. Sa paanong paraan natutunan ang likas na batas moral? Sa paanong paraan natutuhan ang likas na batas moral? A, naiisip lamang. B, ibinulong ng anghel. C, itinuturo ng bawat magulang. D, sumisibol mula sa konsensya. Sa paanong paraan natutunan ang likas na batas moral? A, naiisip lamang. B, ibinulong ng anghel. C, itinuturo ng bawat magulang. D, sumisibol mula sa konsensya. Sige, we have 10 minutes left na lang sa atong time. So, ato ni paspasan. Number 2, alin sa mga sumusunod ang wasto at mabuting panukala? Alin sa mga sumusunod ang wasto at mabuting panukala? A, iisa ang anyo ng likas na batas moral. B, ang likas na batas moral ay para sa iilan. C, nagbabago ang likas na batas moral sa paglipas ng panahon. D, nag-iiba ang likas na batas moral batay sa kultura at sa kinagisnan. Alin sa mga sumusunod ang wasto at mabuting panukala? A, iisa ang anyo ng likas na batas moral. B, nagbabago ang likas na batas moral sa paglipas ng panahon. At D, nag-iiba ang likas na batas moral batay sa kultura at kinagisnan. Number 3. Ang tama ay pagsunod sa mabuti. Alin sa mga sumusunod ang patunay nito? Ang tama ay pagsunod sa mabuti. Alin sa mga sumusunod ang patunay nito? A, para sa ikabubuti ng iilang tao. B, mula sa sariling pag-alam at pakiramdam. C, angkop sa pangangailangan at kakayahan. D, umaayon sa piling panahon at pagkakataon. Number 4. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan na tama ang isang pasya o desisyon?
alin sa mga sumusunod ang naglalarawan na tama ang isang pasya o desisyon? A. Ito ay makasarili. B. Maraming nasasaktan. C. Makapagpapabuti sa tao. D. Magdudulot ito ng kaguluhan. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan na tama ang isang pasya o desisyon? A. Ito ay makasarili. B. Maraming masasaktan. C. Makapagbubuti sa tao. D. Magdudulot ito ng kaguluhan. Okay, number 5. Ito ang panghuling tanong. Paano mailalarawan ang isang sagot sa taong buong pagkatao? Paano mailalarawan ang isang sagot sa taong buong pagkatao? A. Pagkampi sa sarili. B. Maraming hinanakit sa iba. C. Pagiging matulungin sa kapwa. D. Huwad ang pagsunod sa utos ng Diyos. A. Pagkampi sa sarili. B. Maraming hinanakit sa iba. C. Pagiging matulungin sa kapwa. D. Huwad ang pagsunod sa utos ng Diyos. Paano mailalarawan ang isang sagot sa taong buong ang pagkatao? Buo ang pagkatao. Sige, let's check your paper. Sige. Number 1D. Number 2D. Number 3C. Number 4C. Number 5D. Nakuha ra? One D, two D, three and four C, and five D. Sige, ilan ba ang puntos mo, Rayan? Roxy? Angel? Angel, ilan ba? Syrah, Kyle, si Anya, ilan ba ang puntos mo, Anya? Kenneth, ilan ba ang puntos mo? Si Cherise. Ilan ang puntos ni Cherise? Wow, ang galing. Ngunit, meron tayong isang nakakuha ng isang puntos. Tila hindi ako naging epektibo sa ano, sa pagtuturo. Pero okay lang, dahil ang iba naman meron nakakuha ng perfect at meron namang ibang nakakuha ng average. So, siguro kahina ang connection. Sige, bigyan natin ng palakpak ang bawat isa. Okay, at syempre, hindi mabubuo ang discussion kapag walang pabaon si ma'am. Kaya, meron akong ibibigay na takdang aralin. At ito ay inyong isusulat sa inyong journal notebook sa ESP. At ang inyong takdang aralin ay magtala ng batas na sinusunod mo sa bahay at paralan at magtala din ng mga dalawang batas na sinusuway mo sa bahay at paralan. Ilakip ang inyong katwiran ukol dito. So, gawin ninyo ang inyong asignatura sapagkat ito ay may ugnayan sa susunod na leksyon. So, bago ko tatapusin ang klaseng ito o ang diskusyon na ito, nais kong ibahagi ulit ang
Sinabi ni Max Keller, ang pag-alam sa kabutihan ay hindi lamang gumagalaw sa larangan ng pag-iisip, kundi sa larangan din ng pakiramdam. So, laging isaisip na kapag tayo ay gumagawa ng desisyon, lalo na ito ay patungkol sa mga malalaking bagay, lagi nating gamiting basihan ang ating isipan at ang ating puso. Dahil dito sumisibol ang ating konsensya at dito rin natin naiintindihan ang lahat. At alam ko naman na kayo ay meron ng higit na pag-unawa tungkol sa kabutihan dahil nasa grade 9 na kayo. So, alam na ninyo kung ano ang mabuti at ano ang masama. Kaya palaging piliin kung ano ang mabuti at palagi ninyong isaisip na ang layunin ninyo sa pagkakaroon o pagpili ng desisyon ay ang kabutihang panlahat. Hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa kapakanan ng iba. So, meron pa ba kayong katanungan? Okay, sige. Pakibuksan muna ang camera para sa ating dokumentasyon. Sige, okay. Okay, so maraming salamat sa iyong lahat. Lubos akong nagpapasalamat at lubos akong nasasiyahan dahil binigyan niyo ako ng oras para sa ito. Naway pagpalain kayo ng Diyos. Maraming salamat at maaari na kayong mag-leave sa meeting na ito. Thank you! Thank you, Cherise! Thank you, Anya! Thank you, everyone! And thank you, Vince. Sige, thank you. Bye. Thank you, Vince.